Kaswabe, welcome to the number one Filipino luxury rides channel. Ako nga pala si Rico B for Rico Suave Channel. And on today's video, we have here the most impressive and the most expensive SUV in the world. Ladies and gentlemen, it's the Rolls-Royce Cullinan. Mga kaswabe, let's begin! And yes, magandang araw sa inyo mga kaswabe. Shout out muna tayo kay Sir Wayne and sa Auto Hub Group dahil binigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon tayo ng Suave Car Review sa isang Rolls-Royce Cullinan. And for more information, please visit their website and yung contact number dyan if you want this Rolls-Royce Cullinan. Mga kaswabe, bakit nga ba Cullinan to? Hindi po ito pinagtripan lang, hindi ito isinulat lang sa bato. Galing po ito sa pangalan ni Thomas Cullinan na siya ang nakadiscover ng largest diamond in the world noong 1905 sa lugar ng South Africa. Ang pinaka-direct competition ng ating most expensive SUV dito ay yung Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, SUV ng Mercedes-Benz na AMG, pagdating sa BMW yung mga M Sport, X7, Porsche Cayenne, Cadillac Navigator, Land Cruiser, lahat-lahat na i-mention na natin. Ano ang pinaka-difference niya? Ito lang naman ang ultra-luxurious when it comes sa entire lineup ng sport utility vehicle sa buong mundo. Mga kaswabe, gusto ko sa inyong ihatid na kung gusto mong malaman ang history ng Rolls-Royce, this is the second time na nagkaroon tayo ng review dahil ang first ay yung Rolls-Royce rate noong December 24 bilang Christmas gift ko sa lahat ng mga kaswabe natin. Pag hindi mo pa napanood yan, aaralin natin yan. Nandun ang history ng Spirit of Ecstasy, yung Parthenon Grill, saan galing to, anong historical about dito, bakit nabuo ang pangalan ng Rolls-Royce, nagkaroon ng 1/4 na increase ang sales ng Rolls-Royce nung pumasok ang isang 3 toneladang SUV. Tama ka, nasa around 6,000 pounds nung 2019, nag-increase ng 1/4 sa sales or 25%. This one is the fastest selling unit or model ng Rolls-Royce. This one uses the Phantom's platform at the same time the Phantom's engine and first siya na twin turbocharge. Kaswabe, ang alamin natin, bakit nga ba ito ang pinakamahal sa lahat ng SUV? Ano ang Suave Cool feature ng isang Rolls-Royce Cullinan? Mga kaswabe, let's begin! Para sa unang Suave Cool feature natin ay i-cover kagad natin ang dito sa door panel ng isang Rolls-Royce Cullinan dahil doon sa Rolls-Royce rate, pwede mo siyang isara pag nasa loob ka na, interior ka na ng Rolls-Royce. But this one, there's a magical switch dito or sliding switch lang. Watch this. Pag binuksan mo ito kaswabe, so hindi mo na kinakailangan sobrang magbigay ng force. Get your pointy finger, slide mo lang ganyan. And it will close automatically. Dito sa kabila, sa rear hinge doors natin, once you open, or kung sino man ang iyong chauffeur, pumasok ka, okay? And hindi na kinakailangan magbigay ng masyadong effort dahil kukunin mo lang yung pointy finger mo, you have to slide. Okay? And there you go. Napaka-yayamanin. Sa center cup, you call this the self-righting wheels or yung tinatawag na Rolls-Royce monogram. Kahit anong klase ng speed, even mag-reverse ka, mag-turn ka, hindi aalis sa pwesto at nakatayo lang ang dalawang Rolls-Royce na letters dito. Para sabihin na pag nandito ka, walang makakatibag sa'yo. You are driving an extraordinary and most expensive SUV. For the cool feature, dito sa rear end, we have here a split tailgate. Soft touch lang siya mga kaswabe. You press this. And automatically, it will rise up. Then you press this one. Okay?
It's an outdoor feeling together with your family and loved ones. Kung magpipiknik ka, meron tong option ka, Swabe, na pwede ka maglagay ng dalawang luxury seats. I'm not sure about this kasi nasa Pilipinas tayo, baka walang ganung option. Pero Swabe, etong boot capacity mo, nasa 526 liters of space. Pag itinodo mo even the seats, ay hiniga mo to, aabot siya ng 1,930 liters. And Swabe, tinanong ko lang kung pwede natin i-open, but this one is brand new. Nandito yung pinakamamahaling rug sa buong mundo. They call this the Lamb's Wool Rug ng Rolls-Royce. Kulay black rin siya. Ito yung pwede mong higaan, pwede mong tulugan. Yung pinakaunang binyag ng pagkat ng hair ng mga tupa or sheep, ito po yan yung Lamb's Wool Rug na tinatawag ng Rolls-Royce. Ang split tailgate natin, you can control this dun rin sa driver side. Meron dong switch to open and close. Pwede mo rin i-adjust ang height ng tailgate dito sa taas dun sa infotainment system. Pero again, pag nasa labas tayo, ang gawain mo lang ay you have to press this para mag-close siya. Joke lang. One more unique styling ng Rolls-Royce Cullinan, dito nga pala sa door panel niya, kung doon sa Rolls-Royce Wraith, nandito ang umbrella, nasaan siya ngayon? Once na binuksan ito, kung sino man ang person na nagki-care sa'yo, pinagbuksan ka, bago ka umalis sa iyong kinaupuan from that ultra-luxury seats, yung umbrella, you press this. Then, bago ka tumayo, maghintay ka muna dahil eto na po. Pag nandito ka na, pwede na kayong umalis. Mga ka-Swabe, hindi naman pwede magpahuli ang Swabe Monster Engine ng isang Rolls-Royce Cullinan. Ano nga bang engine specs nito? This one is a 6.6 liter V12 twin turbocharged engine that gives 563 horsepower with 626 pound-feet of torque. Kaswabe, ang top speed nito 250 kilometers per hour, 0 to 100 is 5.2 seconds, 8-speed automatic transmission, all-wheel drive, and at the same time, ang curb weight nito, Kaswabe, ay saktong 5,864 pounds. Pag gusto mong malaman kung ilan ang milyahe ito, para sa gasolina ay 6.6 kilometers per liter. Ang pinakapulong gasolina nito ay 100 liters. And there you go, mga Kaswabe, we have here the first twin turbocharged ng Rolls-Royce. Here we are sa interior ng mamahaling SUV na pangmayaman. And sa hindi inaasahang pagkakataon, Kaswabe, I have here the key fob, kulay tan. Yung interior, kulay tan. And at the same time, kulay tan rin po. Kung hindi ko po sinasadya talaga yan. Ang cool feature nga pala, Kaswabe, meron kang dalawang switches dito sa ilalim ng dashboard natin. Once you press this, automatically, magsasara yung pinto mo dito sa business center. Then dyan naman sa VIP section, yung driver may control rin. Pero hindi ginawa ng Rolls-Royce yung switch para magbukas dahil baka hindi mo makontrol ito, mabigla mo yung pag-switch mo, bahala ka dyan, mahal magpagawa ng isang Rolls-Royce. Ang sumunod niyan, Kaswabe, yung sinasabi ko, yung very snappy na feeling, yung crispy-licious na chicken joy ng Jollibee, napakalutong. Kung ano yung nakikita mo, it's a real thing. For example, you have wooden panel sa dashboard, sa armrest. Totoong galing po yan sa pinutol na puno ng Rolls-Royce para makapaghandog sila ng service. Yung mga mukhang metallic dito, Kaswabe, totoo po yan. It's aluminum, it's chrome. Wherein, sa ibang material ng mga vehicle, coated lang siya para magmukhang mamahalin. Even sa switch, sa joystick, when it comes dito sa RR steering wheel, sa center console, air vents, sa pag-adjust ng temperature, dito sa gitna, yung select shift gear natin ng Spirit of Ecstasy, and even that one, the old schooling analog style laklak, lahat po siya totoong totoo. Kaswabe, one more thing, hahakbang ka sa isang SUV na Cullinan dahil yung tread plates pa lang, meron siyang illumination and nandun ang script na this one, you are entering the Cullinan. Bawat door panel, business center, VIP section, and even sa rear passenger, pagbukas mo ng pinto, makikita mo ang monogram ng RR. Very emotional. You will feel that this one is very special, very expensive, premium feeling. Ito yung map lights natin. Very unique. Para kang may ilaw sa sasakyan na chandeliers. Once you press the first switch,
Para yan dito sa driver, para naman sa passenger. Lahat ito soft illumination. Second switch, yung buo na to, ang korte niya horseshoe. Sumunod yan ka suabe, half lang siya. Ang napansin nyo, bakit hindi siya biglaan ng ilaw? Dahil ayaw ka ng Rolls-Royce na bigla kang masyashock. Gusto niya onti-onting makaka-adjust yung mga eyes mo. Ang pinaka-the best na ino-offer ng isang Rolls-Royce Kaswabe pagpasok mo rito, yes, it's very true. Ang mga leather natin dito ay yari sa bull skin na hindi lang nag-iisa ang talagang kinukuha nila mga Kaswabe. Ang pagkakaalam ko lang, I'm not pretty sure, pero umaabot to ng isang dosena para lang makapag-offer ang Rolls-Royce ng kanilang service, and hindi sila kumukuha ng cow skin dahil nabubuntis po yun at nagkakaroon sila ng stretch mark. Full feature rin dito sa interior style, tinatawag na off-road switch button natin. Unlike the other vehicle, napakaraming kailangan gawin. Pang ilang page pa to, pero eto, walang kaarte-arte. Tatanungin ka lang ng Rolls-Royce, are you on-road or are you off-road? Magkakaroon ng adjustment sa kanyang suspension or even sa dampers, tapos makikita mo rito sa ating infotainment system kung ano yung pinaka-status mo. Yung rear view camera mo and lahat surround ng camera. Pwede mo pa siyang i-zoom in. Napaka-sosyal. Sa lahat ng vehicle na nadadrive ko, ito ang pinaka-malinaw and pinaka-useful. Sa bawat corners mo, machi-check mo talaga. Kaswabe, nalobat na ang ating wireless mic. Anyway, BOM na lang po ang ginagamit natin. Yung gauge cluster natin or yung instrument cluster compared sa Rolls-Royce Rate, may pagka old school pa rin yung itsura, but this one is a combination of modern and syempre very special pa rin ang kulinan natin. So may mga chrome or aluminum bezel sa bawat speedometer and dun sa tachometer, very nice yung touch. I like it. Tsaka may LCD display na siya. Wherein yun, basic lang katulad ng mga other vehicle, mixture of Rolls-Royce. Meron siyang 8-way power massager, even though if you are driving and kahit pasahero ka rito, hindi man matindi ang ball steering niya kasi hindi ka naman makikipag-race. It's all about the magic carpet ride dito Kaswabe. Yung talagang straight line na pangbiyahe na pwede kang makapag-relax, makapagpahinga. Hindi po ito yung extreme performer na katulad ng mga tinitingnan natin. Pag tiningnan mo Kaswabe yung seats nito, napakakapal. Merong special feature yan. Yan yung malalaman mo mamaya. Nakakaaliw dito mga Kaswabe yung picture search kasi hindi siya mga listahan mismo kung ano yung bawat part ng Rolls-Royce kulinan, yun yung may mga number. To yung mga animation Kaswabe, sobrang ganda. Dito sa driver seat, ihabol natin, meron kang heads-up display. Yung number 8 na switch dito Kaswabe is for you to retract the spirit of ecstasy, or pwede mo rin siyang ilabas pag alam mo na meron kang kapitbahay na mahilig sa spirit of ecstasy at itatago mo sa kanya. Kung may makalimutan man ako, daanan po natin yan sa montage. Punta naman tayo dito sa rear passenger, wherein pag sumakay ka rito Kaswabe, mafe-feel mo na napaka-bossy mo. So what will you get Kaswabe if you are here sa rear passenger ng isang Rolls-Royce kulinan? First of all, if you wanna close the door, meron ka ritong switch. Yan. Oh, diba? Sosyal. You have hook and premium handle kung ano ang meron doon sa center console na merong RR, dial type shifter. Meron ka rin dito, just press this and ready to pilot everything. Kung ano man meron doon, meron ka rin dito because nandun yung mga temperature dial adjuster mo. At the same time, sa air vents, nandun pa rin yung soft, medium, and high. You have that unique style ng map lights na located dito, kaya lang medyo half lang ang size. Position mo, very comfy. Sara lang natin to Kaswabe. You have cubby hole na meron kang bottle holder and cup holder. Ang pinaka masarap dito Kaswabe because pag meron kang Rolls-Royce, saktong-sakto para mag-celebrate ka dahil meron tayong champagne dito na itinatago. Just press this. Okay, there you go. It's an open sesame. You can adjust whether kung gaano siya kalamig. Adjust siya. Pag binuksan natin to, ano ang meron dito? Taraan! It will reveal the champagne. Oh my God. This one is so special. Then, adjust natin yung mga headrest located. Meron nga pala tayo mga aluminum switches dito, mga Kaswabe. Notable pa rin dito. Sitting here, you have a desk. Just press this.
bababa siya kaswabe. And ang maganda niyan, automatically, meron ka ritong monitor. At again, meron kang karapatan dito kung ano man meron doon dahil ikaw ang owner nito, ayaw mo minsan mag-drive, pwede mo pakialaman lahat. And you have analog clock nga pala dito sa ating monitor and you can browse everything. Pwede ka mag-order ng Shopee, Amazon, pero biro lang yun mga kaswabe. Isusolid na natin yung nasa right, i-press lang natin. And isa sa pinakamalaking panoramic sunroof na nakita ko kaswabe, opening niya halos umaabot dito. Driving this Rolls-Royce Cullinan. Ang hirap lang bigkas, hindi ko alam kung paano yung tama na pagbigkas ko kaswabe. Yung drive experience nito, sorry naka-waste ako kaswabe ha, kaya tumitingin ako. Parang binibigyan ka lang niya ng illusion na nagda-drive ka ng isang SUV in a form of Rolls-Royce. Pero ang totoo niyan, nasa magic carpet ride ka talaga. Kung dun sa Rolls-Royce rate, eh sobrang soft ng feeling and you are gliding. Ano na lang pag SUV, alam naman natin pag regular car at nag SUV ka, sobrang komportable. Pero this one, halos times 2.5 siya ng Rolls-Royce rate. And at the same time, this one gives a superpower, 560 horsepower kaswabe. Not saying that's very very fast, pero pag nag-drive ako ng aking Camaro, yun yung nararamdaman natin. And sobrang loose niya kaswabe, parang mixed martial artist na hindi siya stiff. Once you are driving, tapos meron ka dito sa taas na panoramic sunroof that gives an extra premium feel. Ang sarap sumilip sa mga window para ipagmalaki mo na. Ako ang nagda-drive ng isang Rolls-Royce Cullinan. Hindi naman importante dito na kailangan may driver ka. Ang pinaka-the best na to, matry rin natin to kaswabe sa off-road. Steering wheel, sobrang gaan. You're not spending too much energy. When you are driving, the comfort of the seat, walang bolstering because ang gawain nito, i-massage ka, yung pagpuwersa. Para tayo lumilipad kaswabe. Yung heads-up display, sobrang linaw. Hindi ka magkakamali na mag-drive ka ng ganito. Hindi mo sa akin pwedeng sabihin na malakas yung gasolina niyan, mahal niyan. Siyempre, kukuha ka nito pag kaya mo. Kasi yung ibang tao, ay naku, bibili na lang ako ng bahay, ng ganyan. Always remember that you are driving a Rolls-Royce. Kasi mas marami dyan, higit yung power. Pero bakit mas pinipili yung brand na yung kumbaga may quality talaga. Yung may sinabi talaga. It's all about, remember this, it's all about the prestige. Okay? When you're getting something, na brand ba niyan, it's all about the prestige. It's all about gearing up a value on what you're doing, what you're getting. Yun ang pinaka-importante doon. While you are driving, yung spirit of ecstasy, nakita mong nakatayo dyan, buwaba ka man sa mga kalsada or saan ka man magpa-park, you'll be proud of this. Taas noo ka. Hanggang doon lang muna tayo. Idagdag ko lang kaswabe, kasi habang nagda-drive ako, nag-waste ako kanina, medyo lutang pa tayo ng konti noon. When you go here inside, medyo mo-overwhelm ka. Yung pag-start, aaralin mo lang talaga. And yung mga touches, lalo na yung transmission lever, yun nga lang yung hindi ko nagustuhan dito sa transmission lever natin. Very little. If I'll be the
1 para masunod dito, sana nalagay na lang dito sa center console natin. More than 200 pounds yung pinaka yung nagba-block ng sounds from the outside world pagpunta rito. So you are not connected kung ano man yung nasa labas. Okay, mabuhay sa inyo kung sino man yung mga tao na pwedeng bumili nito. Pag seryoso ka, and if you want this kind of luxury SUV, the most expensive of all, you can contact me or contact the person that I'll put sa description below. And gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga taong tumutulong, and even kay Sir Wayne, maraming salamat, and Auto Hub Group, napaka-kind nyo, dahil sino ba naman ako para makapag-review ng most expensive, pinakamamahaling SUV. I cannot imagine mag-one year tayo dito sa channel na to. Help me kaswabe para ako rin makakatulong ako sa inyo. May merch tayo, you can join the club para mas makapaghatid tayo dito. Pag nakakita ka ng value dito, please don't forget to subscribe and hit that like button. Sana ma-share mo sa different platform, dahil syempre pagbubutihan natin to. Isipin mo, most expensive to. Ano kaya ang pwedeng sumunod? Lalong-lalo na sa ika-100 episode natin, kailangan paghandaan po natin yan, mga kaswabe. I'll see you next time again. And lagi mong tatandaan, pag-park ka na, Kaswabe Nation, malakas ang iyong dating. I'll see you sa next video natin.